Pag-usapan naman natin ngayon kung sino nga ba ang maaaring maging next Hokage kung sakaling matodas na si Naruto. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Hokage? Sabi nga ng iba, Hokage. Ang Hokage ay ang tumatayong tagapamahala ng The Hidden Village of Land of Fire or Konoha. Responsibilidad ng Hokage ang kapayapaan ng Konoha. Siya din ang tumatayong leader or chief of command ng kabuuang shinobi sa Konoha. Sino-sino nga ba ang mga former Hokage ng Konoha? Ang unang-unang Hokage or tinatawag na first Hokage ay si Hashirama Senju. Si Hashirama Senju ay kinikilalang legendary shinobi god. Siya rin ang isa sa nagtatag ng Konoha at leader ng Senju clan. Siya ang matalik na kalaban ni Madara. Ang sumunod naman or second Hokage ay si Tobirama. Siya ay batang kapatid ni Hashirama at kinikilalang incredibly powerful shinobi. Siya ang nag-create ng malulupet na techniques tulad ng Shadow Clone Jutsu and Impure World Reincarnation. At ang pangatlo naman ay si Hiruzen Sarutobi. Siya ay nagmula sa Sarutobi Clan at kinikilalang hero sa Konoha dahil inialay niya ang kanyang buhay upang mapigilan si Orochimaru na wasakin ang Konoha. Mapunta naman tayo sa pang-apat at ang paborito ng lahat na si Minato na Mikaze. Si Minato ay ang people's favorite. Siya ay kinikilala sa buong Naruto world as Konoha's Yellow Flash. Siya ay namatay nang isil niya ang Ninetale Fox sa katawan ng kanyang sanggol na anak na si Naruto. Siya lang din naman ang sensei ni Kakashi at Obito. Ang panglima naman or fifth Hokage ay si Tsunade Senju at tunay namang kalaki ng kanyang ambag sa Konoha. Si Tsunade ay isa sa tatlong legendary sanin. Siya ang napiling fifth Hokage nang mamatay si Hiruzen. Kilala siya sa kanyang taglay na physical strength and healing power na kanya namang naipasa kay Sakura. Mapunta naman tayo sa sixth Hokage, which is Kakashi Hatake. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag dahil tunay namang kilalang kilala si Kakashi sa Naruto world bilang Kapi Ninja. Siya ang sensei ng Team 7 na sila Naruto, Sakura at Sasuke. Gagawa tayo ng isang video focus about Kakashi soon. And now, 7th Hokage at ang kasalukuyang Hokage sa Boruto, si Uzumaki Naruto. Hindi na rin natin kailangan ng mahabang paliwanag dahil alam naman nating lahat kung ano ang kanyang kakayanan at kontribusyon sa Konoha at sa iba pang hidden villages. At ngayon, bumalik naman tayo sa main topic natin. Sino nga ba ang karapat-dapat at capable na maging 8th Hokage? Ito ang mga kasalukuyang may potensyal at abilidad sa pagiging Hokage. Shikamaru. Alam naman natin lahat ang kakayanan ni Shikamaru, lalo na sa pagdating sa strategy at pag-solve ng kahit anong problema. Napakalaking ambag din ang naibigay ni Shikamaru during War with Akatsuki. Akalain mo, napatumba niya ang isang immortal na si Hidan in a 1v1 battle. Ang tanong, merong bang interes si Shikamaru na maging Hokage? Ang susunod ay si Konohamaru. Alam din natin na simula pa lamang nung bata pa siya ay pangarap na niyang maging Hokage. Si Konohamaru ay ang apo ng 3rd Hokage at kasalukuyang Jonin at sensei ni Boruto, Sarada at Mitsuki. Ang susunod naman ay si Sakura dahil sa kanyang experience at pagmamahal sa Konoha. Si Sakura ay isa sa tatlong members ng Team 7. Siya ay isang matikas na Konoichi dahil sa kanyang physical strength at healing power na nakuha at natutunan niya kay Tsunade. Siya lang din naman ang pumaslang sa isa sa mga members ng Akatsuki na si Sasori sa tulong ni Granma Chiyo. Isa pang capable na maging 8th Hokage ay si Sasuke. Ngunit alam natin na malabong mangyari ito dahil sa kanyang nakaraan. Ngunit isa si Sasuke sa kinikilalang legendary shinobi sa buong Naruto world dahil sa kanyang dugong Uchiha at taglay na lakas at abilidad na natutunan niya mula pa nung kay Orochimaru at sa kapatid niyang si Itachi. Meron din namang mga former Hokage na maaaring magbalik at maging 8th Hokage kung sakaling walang mapili sa mga unang nabanggit tulad ni Kakashi at Tsunade. Alam naman natin na hanggang ngayon ay meron pa rin silang taglay na lakas at pagmamahal sa Konoha na kaya nilang ipaglaban at ilalay ang kanilang buhay para sa village. Kung kayo ang tatanungin, sino ang sa tingin nyong nararapat maging 8th Hokage? Comment down below and also please follow us for more videos related to anime, theories,
and deep dive analysis. So, bye for now. Anime Deep Dive, signing off.